pupuntahan na sa NBL Australia ang mga NBA scouts. Nauna na ang Celtics, magpapadala ang Golden State Warriors, at huling nabalitaan ng ESPN. Who is this year's top international prospect? I think Usman Jang, the Frenchman playing with the New Zealand Breakers. Yan ang resulta ng kanyang Australian trip para makita ang French next star. Kanya rin dinalo si McCormaker, Hugo Besson, at si Ariel Hukporti. Kasama rito ang local player na si Luke Travers na matagal nang iniisnab ng ESPN. And bago tayo magpatuloy ay feel free to subscribe and hit the bell button para pareho tayong updated. Paano nga ba ang ating kababayan na si Kai Soto? Ayon sa isang foreign fan, kailangan ni Kai ang Adelaide 36ers o ang liga ng NBL Australia. Ito raw ang tanging paraan sa ngayon para makatungtong sa NBA. Dagdag pa nito na hindi pa ready ang ating kababayan sa mas malaking role sa NBL. Pero again, malaking factor ang Adelaide 36ers sa chances ni Kai na makatungtong sa pangarap na liga. And again, Adelaide is a team. Kung wala ring teamwork, ay apektado rin si Kai Soto. We understand na unang year pa lamang, and possibly kung hindi magpapadraft, ay another year sa NBL. Good example nga si Travers na nagsimula na developmental player. And sa ngayon ay napapansin na siya ng ESPN dahil sa kanyang hard work. And back to Kai Soto. Isang what if ang nabanggit ng basketball fan na ito. Paano nga kaya kung tumuloy si Kai sa USNCAA na kung saan na isa ring path patungong NBA? Hindi pa nga tapos ang season ay kabi-kabila na ang pagranggo sa mga NBA draft prospects. Nandiyan silang Holmgren, Banchero at iba pa. Kaya kung tutuusin ay similar din naman sa pagpasok sa NBL. Competition wise ay mas makakapag-produce si Kai at mas makakascore kung ito ang kanyang pinahak. Ang Kentucky na kumukuha kay Kai noon ay nakapasok sa Sweet 16. But again, NBL is a good option dahil din sa competition and at this early ay meron ng good salary. Ang sabi naman ng ibang fans ay iwan na lang ni Kai ang NBL at humanap na lamang ng ibang liga. At ito na nga ang isang paraan ay magpa-draft sa NBA o subukan ng Europa at ibang liga. Ang sabi nga nila ay hindi naman daw napapasahan at kita nga ang frustration sa ating pambato. Pero on the other hand, this is a good sign dahil gusto niyang umiscore at hindi maging palamuti sa loob ng court. Pero again, ang mas maganda ngayon, tapusin ni Kai ang kasalukuyang season na ilang laro na lamang ang natitira. Nilabas na nga ng NBL na mukhang malabo na silang makapasok sa playoffs na kahit daw himala ay malabo, ito na siguro ang kanilang kapalaran. Kaya sa mga naghihintay na fans, konting hintay na lamang dahil malapit na mag-decision si Kai Soto. Kaya sa ngayon, enjoy lang natin mga bro. Suportahan ng mga games manalo o matalo, kaya hanggang sa ngayon ay trending pa rin ang ating kababayan. Isang ang inspirasyon si Kai Soto para sa mga batang basketball player. Makikita sa larawang ito ang poster ni Kai sa likod ng magamang Rene Del de Ocampo. At ang isa pang makikita ay tila mas malaki na si Junior RDO. Si Rene Del de Ocampo ay listed as 6'6", pero kung ang larawang ito ang babasihan ay parang 6'7 na si Junior RDO. Sa edad na 14 at kung magiging consistent, ang kanyang growth spurt ay mahina na ang 6'9 and can maximize hanggang 7-footer. And credits po sa picture ni Mrs. RDO, makikita ang napakagandang moment na magkasama sa court ang mag-ama. At ang malaking bonus, laging nandyan ang kanyang coach at trainer.